Kayo po ba mataas ang cholesterol or may fatty liver? Connected po yung dalawa, mataas na cholesterol. Ayan o, fatty liver. Marami ang may fatty liver. Actually, may isang pag-aaral, parang 30-40% posible magkaroon ng fatty liver disease dahil sa mga kinakain natin, ayan o, nasisira yung atay. Ito yung normal atay po, sobra importante. Pag nasira ang atay, mamamayat, manghihina, pag nag-cirrhosis yan, delikado po. Kaya nga liver, live pampabuhay. So ito yung normal na liver, normal liver cells. Pag nabalot ng taba ang ating atay, mag-iiba na yan. Hindi na siya makakatrabaho. Ayan po, oh, healthy liver, makikita sa ultrasound. Pag oras na ang ultrasound nyo, nag-fatty liver na, ay malaking warning na yan. Tataas na yung liver enzymes nyo, pero reversible pa. Pwede ka pa gumaling kung magbabago ng kakainin. Pag hindi inagapan ang fatty liver, lilipat dito. NASH, non-alcoholic steatohepatitis. Mas malala na to. Pag umabot sa liver cirrhosis, fibrosis, ibig sabihin, nagtigas-tigas na, lumiit na, tumigas na yung atay natin, ito hindi na magagamot, irreversible na. Huwag natin papaabutin dito. Kaya dito pa lang sa fatty liver o bago mag-fatty liver, ingat na tayo. Bakit nagkakaroon ng fatty liver? Merong namamana, pero oras na tumaba, yun talaga. Sa dami ng kinakaing fast foods, mamantika, maalat, pati atay na babalot sa taba. Biglang pumayat. Hindi rin, pag kung papapayat tayo, dahan-dahan din. Kasi pag biglang pumayat, pwede mag-fatty liver, pwede rin mag-gallbladder stone. Kasi nga, pag wala ka man totally kinakain, yung mga fats natin ang ginagamit ng katawan. Kung mataas ang fat sa dugo, mataas triglyceride, mataas cholesterol, pwede rin yan. Maraming may fatty liver, mataas din cholesterol. Magkasama yung dalawang sakit. Diabetes, mga diabetic, more prone mag-fatty liver. Ayan. Okay? Ano itong 8 warning signs? Una-una, hindi naman lahat may warning signs. Yung iba, nakikita lang sa ultrasound, nakikita sa blood test, pero meron na tayong mga clues. Minsan may clues, uy, baka may fatty liver at iba pang mga sakit. Number one, pag tumataba, basta malaki ang bilbil, pag lumalaki ang tiyan natin, oh, magduda ka na. Di ba? May taba ka sa tiyan, baka may taba din sa liver. Yung mga taong mas overweight, mataas yung body mass index, mas marami nagkakaroon nitong fatty liver. Mataas ang cholesterol at triglyceride. Pag ang blood test nyo, mataas ang cholesterol nyo. Konektado din yan sa fatty liver. Kasi yung liver, gumagawa din siya ng mga cholesterol natin. Number 3, high blood. Nakita nila yung mga taong may fatty liver disease, 3 times higher risk for high blood pressure. Mas maraming may fatty liver, may high blood din. Konektado kasi sa pagkain po lahat. Yung laging pagod. Hindi naman to madalas, di ba? Pero yung laging nanghihina, laging pagod, yung liver natin. Maraming ginagawa kasi talaga liver natin. Yung mga gamot, yung mga pagkain natin, dyan, yung mga gamot dyan na may metabolize, gumagawa din ng protina, pampabuo ng dugo. Sa dugo, may tulong din siya para mag-coagulate. Malaking bagay ang ano. Pag nasira atay, talagang makikita mo sa katawan ang daming mangyayari, anemic at iba pang problema. Yan. Bihira lang, pero pag sumasakit, yung liver kasi natin nasa kanan eh, right upper part. So, pag sumasakit na dito sa right upper abdomen, pwedeng fatty liver, pwedeng gallbladder stone, pwedeng bukol sa atay. O pag sumasakit yan, atay yan pag namamaga dito. Malakas kumain. Pag may sirang atay, ayon sa isang pag-aaral, mas laging gutom, laging naghahanap ng sugar. Siguro, kain siya ng kain to. Puro unhealthy kinakain, puro fast foods, nagka-fatty liver. Kaya lagi siya nagki-craving. Ayan, no? Mas mataas ang body fat nila accumulation. Kahit isang kainan lang daw. Isang beses lang daw kumain ng matataba at sobra daming pagkain.
yung atay nahihirapan na. Ito, spider angioma. Minsan ito nakikita sa liver cirrhosis, yung mas malalang stage. Pero sa fatty liver, pwede na rin makita. Yung spider veins, ayan, no, pwede na sa mukha, na sa balat, na sa dibdib, na sa tiyan. Pag nakakita kayo ng ganito, tapos pag diniin nyo yan, nawawala yan. Pag diniin nyo, nawawala yung, actually, ano siya, dugo. So, yung blood flow bumabagal, nagkaklat kasi nagbabara din yung mga taba-taba sa atin. Taba sa atay, pati dito. Glue yan. Kaya tingnan nyo yung katawan ninyo sa salamin. Nangangati. Nangangati ang kamay at paa. Minsan ito po, medyo mas serious na to. Pag may liver disease, nabablock din yung bile. Yung kulay green na chemical. So, nabablock yung bile, minsan napupunta sa balat. Diba, pag may liver disease, kung malala, nagjo-jaundice pa, naninilaw eh. Pero yung naninilaw, pang hepatitis, pang barado na yung gallbladder, pang mas malala na yun. Bago umabot doon, mangangati-ngati na. So, nangangati dahil doon sa accumulation ng bile. Okay? So, yan yung mga warning signs natin na babantayan. Siyempre, bawas tayo sa mga fatty foods. Yan talaga number one. Kakakain natin ng mga puro prito, puro mantika, puro matatamis. Yan, mapa-fatty liver tayo. Paano malalaman may fatty liver? Papa-ultrasound. Papa-blood test. Okay? Blood test tsaka ultrasound. Anong blood test kinakailangan? SGPT, SGOT. Mainly SGPT. Ayan o. Normal hanggang mga 40 to 45. Pag lumampas kayo, may pamamaga doon sa atay. Lalo na pag lampas 100, more than 2 times. Pag more than 100, fatty liver na yun. Okay? Pwedeng fatty liver. Pero minsan umaabot ito ng 1,000. 1,000. Pag 1,000 yan, baka hepatitis yan. So, check SGPT, SGOT para makita yung liver kung may diferensya. Papa-ultrasound tayo ng buong tiyan. Di ba kinukwento ko sa inyo, lagi maganda magpa-ultrasound ng buong tiyan. Check up yan. Sa lalaki, prostate, kidney, makikita bladder, gallbladder, tsaka liver. Matagal nga mag-ultrasound ng liver. Ano, ito ang normal liver. Ito mas makinis, so fatty liver na siya. Pag ganito, fatty liver. Pag ganito, lumiit, parang may scar-scar, nagpeklat-peklat, cirrhotic. Ito, delikado. Ito, hindi na maibabalik sa normal. Pag ganito, supportive therapy nila. Mga alcoholic, malakas uminom ng alak. Kaya pag may fatty liver na, bawal na alak. Cirrhosis, super bawal na alak. Kaya kahit patikim-tikim ng alak, dati uminom ako ng alak, pero ngayon eh, hindi na masyado. Okay? Kung sabihin nyo, alcohol konti, good for the heart, siguro yung red grapes na may resveratrol sa red wine, pwede, pero kakasira naman sa atay eh. Huwag na lang, oh. Ito, dito normal, papuntang fatty liver, pag lumala, cirrhosis. Pag cirrhosis, lumalaki na ang tiyan, naninilaw, namamayat, puro spider veins, may palmar erythema, iba yun. Mas serious yun. Yung pinakita ko sa yung early signs, a little earlier to. Yung mga sakit-sakit, pagod, high blood, ito. Mas early yung pinakita ko sa inyong mga sintomas. Okay, paano tayo iiwas sa fatty liver? Kasi ang daming may fatty liver ngayon, lalo na pag malalaki ang katawan. Fast foods, balanced diet, carbohydrate, tama lang, tamang timbang. Exercise, avoid alcohol. Tapos yung mga gamot, yung mga nire-reseta lang ng doktor. Kasi may mga gamot na ingat din tayo, pwede makasira sa atay. Actually, isa yung gamot na very common, very safe, paracetamol, acetaminophen, di ba? Pinakaligtas yan eh, safe yung gamot kahit sa buntis, safe. Kaya lang, dahil lahat ng bahay merong paracetamol, lahat ng tao uminom ng paracetamol sa lagnat, usually siya ang napaparami ang inom. Diba? Napakadali inumin, kaya napaparami ang inom, yun ang nagiging problem minsan sa liver, toxicity. Kasi pag sobrang paracetamol, masama sa atay. Diba? Kaya dapat sa tamang dose lang yung paracetamol. Mga pagkain masustansya, pampalinis ng atay. Actually, hindi naman linis, pero maganda to sa atay. Diba? Sari-saring gulay, ayan, broccoli, cabbage,
garlic, spinach. Kita nyo naman yung mga healthy. Nuts, fish, vegetables, kangkong. Ito, how to reverse fatty liver disease. Mediterranean diet. Avocado, healthy oil. Oatmeal, pampababa ng cholesterol. Konting milk, walang problema. Seeds, wag lang masyado maalat. Ang mga mani, wag lang maraming asin. May omega 3 at vitamin E. Olive oil, mas gusto nila olive oil eh. Green tea, healthy fats. Ayan o, green tea, avocado, nuts, fish, fish oil. Yan ang gusto. Mga antioxidants, hindi lang sa fatty liver, very healthy. Oh. May beta-carotene, vitamin B, vitamin E, selenium sa nuts. So, omega-3 fatty acids, isda, sari-saring isda, flavonoids, mga strawberry, vitamin C, maganda rin, syempre. Hindi lang lemon, calamansi, dalandan, halo-halo. Yan, oh. Lifestyle approach, Doc Lisa, focus natin. Magpapapayat. Yan ang unang paraan para mawala ang fatty liver. Pwede pa yan matanggal. Magpapapayat. Target hanggang 10% lang ng body weight pinakamataas. Exercise, moderate activity. Diet o tigil alak. Bawas matatamis. Tama lang yung carbohydrates. Magbawas-bawas ng pinakain. Ito lang yung mga pagkain na pwede sa atin. Doc Lisa, mga gusto mo yan. Oh, lagi kami, lagi may okra, may talong, ano ba gulay? Kangkong. Mas gusto ko ang palaya. Addict ako sa ampalaya eh. Ito pwede, ito pwede. Huwag lang masyado maalat. Munggo, okay. Huwag lang masyado maalat. Malunggay ba? Okay, bangus. Gulay, sari-sari, ampalaya at mga juices. Sana po nakatulong itong video. Iwas tayo sa fatty liver disease. Huwag babaliwalain itong sakit na to. God bless.